Welcome to Teacher IR's channel. Don't forget to like, share, subscribe to my channel, and hit the bell button. Thank you! God bless! Mwah! Magandang araw! Ito po si Teacher I, at sa araw na ito ay ating pong ipagpapatuloy ang ating kwento patungkol po sa Ibong Adarna. At ngayon ay nasa Aralin 24 na po tayo. At atin po itong pamamagatang ang muling pagkikita ng Ibong Adarna at ni Don Juan. Mula naman po ito sa saknong na 758 hanggang 774. Tara na po. Narito po ang mga nakaraang aralin. So, meron na po tayong aralin 1 hanggang 5, ang kanilang mga pamagat at mga saknong na kinabibilangan. Aralin 6 hanggang 10, ang kanilang pamagat at mga saknong na kinabibilangan. Ganun din ang aralin 11 hanggang 12, ang mga pamagat at mga saknong. Aralin 16 hanggang 20 ang mga pamagat at mga saknong kinabibilangan. At ganun din ang aralin 21 hanggang aralin 23. Ang nakaraang aralin po natin, ang aralin 23, ito po ay patungkol sa ang engkantadang lobo. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang muling pagkikita ng Ibong Adarna at ni Don Juan. Ang kasunod po nitong aralin ay ang aralin 25, ang pagtuklas ng bagong daigdig mula sa saknong na 775 hanggang 831. Pag-usapan po muna natin ang mga talahulugan. Meron po tayong salitang tantuin. Ibig sabihin ay unawain, intindihin, o batirin. Meron naman tayong dumatal. Ibig sabihin po ay dumating or arrive. Ngayon, atin munang balikan ang Ibong Adarna ng aralin 23, ang lobong engkantada. Samantalang sa Armenia, inabutan ng lobo si Don Juan na duguan ang ulo at lunong-luno ang katawan. Inalagaan at ginamot ng lobo si Don Juan hanggang sa ito ay gumaling. Masayang nagpasalamat si Don Juan sa pagtulong sa kanya ng lobo. Pagkatapos noon ay pumunta na sa palasyo si Don Juan upang kunin ang singsing ni Doña Leonora. Tinulungan ng lobo si Don Juan na makaahon sa balon. Agad ding nagpaalam ang lobo kay Don Juan nang sila ay makaahon. Iniwan ng lobo si Don Juan at naglakbay nito sa liblib na kabundukan. Naglakbay pabalik sa kaharian ng Berbanya si Don Juan. Dahil sa pagod ay nakatulog ng mahimbing si Don Juan. Nakita naman si Don Juan ng Ibong Adarna. Ngayon ay tatalakay na natin ang buod ng Ibong Adarna, aralin 24, ang muling pagkikita ng Ibong Adarna at ni Don Juan. Habang natutulog si Don Juan ay dumatal naman ang Ibong Adarna. Nakilala ng Ibong Adarna si Don Juan. Pagkadapo nito sa punong kahoy ay namayagpag na ang ibon. Nagpalit ng balahibong makislap na karbongko at sinimulang umawit. Sa awit ay ginigising si Don Juan dahil may nais itong ipabatid. Sa mataginting na tinig ng ibon ay nagising si Don Juan. Natuwa siyang makitang muli ang Ibong Adarna. Pinakinggang mabuti ni Don Juan ang pagkanta ng ibon. Nalaman ni Don Juan na kaya umalis ang Ibong Adarna ay upang mailigtas si Don Juan sa pasakit ng mga kapatid. Dahil ang nais talaga ng mga kapatid ni Don Juan ay patayin si Don Juan
at ang ibong Adarna. Ipinagpasalamat ng ibon na hawla lamang ang naisipang buksan ng dalawang kapatid ni Don Juan. Gayunpaman ay inawit ng ibon na hindi na mahalaga ang nakaraan. Bagkos ay ang marapat na gawin ni Don Juan sa oras na iyon ay hanapin ang kanyang kaligayahan. Nakailangan na ni Don Juan limutin sa kanyang alaala ang minamahal niyang si Leonora sapagkat may mas makikita pang higit pa dito si Don Juan. Ipinabati din ng ibong Adarna na matatagpuan niya ang karapat-dapat na mamahalin sa isang napakalayong kaharian na tiyak ng ibon na hahangaan ni Don Juan ang ganda ng lugar. Sa kahariang iyon ay may tatlong prinsesang nag-aagawan sa ganda. Ang tatlong prinsesang walang kapare sa ganda ay mga anak ni Haring Salermo. Ibinilin ng ibong Adarna na ang dapat piliin ni Don Juan sa tatlong prinsesa ay si Maria Blanca dahil sa kabutihan ng puso nito at may gandang tantuin, daig pa ang talang maningning. Ang dalawang kapatid ni Maria Blanca ay sina Isabel at Juana. Matapos ng habilin ng ibong Adarna ay pinahayo na niya si Don Juan na tumungo sa Reno de los Cristal. Pinayuhan din ng ibon si Don Juan na huwag panghinaan ng loob. Bagkos, patuloy lang na manalig na walang hirap na di matatamong palad. Humayo na nga si Don Juan at tinuruan ang pusong limutin na si Prinsesa Leonora at simulang isipin si Maria Blanca. Samantalang si Prinsesa Leonora ay patuloy na nananalangin para kay Don Juan. Araw-gabi tumatangis sa kanyang silid at walang ibang nais makita kundi si Don Juan. Patuloy na pinanghahawakan ni Prinsesa Leonora ang pangako ni Don Juan na siya ay pakamamahalin nito. Hinding-hindi matanggap ni Prinsesa Leonora na makasal siya sa iba maliban kay Don Juan. Kaya nga, hiningi niya sa amang hari nila Don Juan na bigyan siya ng 7 taong makapagbabang luksa. Kanyang idinahilan lamang na siya ay nagluluksa pa din sa pagpanaw ng kanyang ama, pero ang katotohanan ay upang hintayin ang pagbabalik ni Don Juan. Gayunpaman, kahit anong panangis ni Prinsesa Leonora ay hindi siya marinig ni Don Juan, sapagkat ng mga oras na iyon ay malayo na si Don Juan sa kanyang paglalakbay patungo sa Reno de los Cristales. Umasa pa din si Prinsesa Leonora na dadalawin siya ni Don Juan kahit man lang sa panaginip. Atin pong pakasubaybayan ang mga susunod pang kabanata kung magkikita pa nga ba sila Prinsesa Leonora at Don Juan at ano ang mangyayari sa pagpunta ni Don Juan sa Reno de los Cristales. Maraming salamat po sa inyong panunood. Pagpalain kayo ng Poong May Kapal. Ito po si Teacher I nagsasabing, please subscribe to my channel. My channel is Teacher IR. Opo, Teacher IR po. May R po sa dulo. Ayan, hanggang sa muli po at sa mga estudyante, patuloy po tayong mag-aral ng ating leksyon. At patuloy din po tayong manalangin para sa kaligtasan ng bawat isa. Hanggang sa muli po, paalam! God bless everyone!